Jessica, halos wala nang natira sa ilong ng isang 2 taong gulang na bata matapos kang kagatin ng isang aso dito sa Quezon City. Tanging sa mahigpit na pagyakap na lang, idinaan ni Mary Ann ang pagpapakalma sa dugo ang 2 taong gulang na anak na si Paning. Nilapa kasi ng aso ang bata sa labas mismo ng kanilang bahay sa Barangay Commonwealth nitong Biyernes. Yung apo ko, kagigising lang. Iipo sana siya. Eh, hindi pa nga po nauubad yung salawal na talagang linapa niya itong ginanong po talaga. Talaga pong linamuhos niya po eh. Dahil sa nangyari, natapyas ang bahagi ng ilong ng bata. Agad naman siyang isinugod sa ospital at binigyan ng gamot kontra tetano at rabies. Pero hindi na raw maibabalik ang dating itsura ng bata, lalo't hindi na nakuha ang natanggal na bahagi ng kanyang ilong. Tinahi na lang ang natitirang balat para hindi nakabukas ang daluyan ng hangin ng bata. Tanggal po yung buong ilong niya. Bali po ang natira na lang yung balat na lang po dito. Pinilit na lang po isa rin para po kahit papano magkabutas yung ilong niya eh. Paglaki na lang daw po, ipa-plastic surgery. Baka po bulihin. Kung di po siya bulihin, baka po awayin siya. Asa rin ng walang ilong. Sa ngayon, hindi na raw alam na mag-anak kung anong nangyari sa asong lumapa sa bata. Maliit daw ito at may nakakabit pang kadena. May nakarating naman sa kanilang balita na pinatay na raw ito. Kung identified natin yung may-ari, ay pananagutan niya ang pagpapagamot, expenses, lahat ng biktima ng kanyang aso. At kung hindi niya sasagutin, pwede po siyang madimanda. Sa Pilar Sorsogo naman, namatay ang 61-anyos na lalaki matapos makagat ng kanyang alagang aso may rabies. Yun po ay nakagat lang sa town. Hindi lang pabakuna. Sa monitoring ng DOH, 17 ang binawian ng buhay dahil sa rabies noong 2017. Mas mababa ito kumpara noong 2016 na umabot ng 22. Gayunman, naaalarma pa rin daw ang kagawaran dahil naman sa dumaraming bilang ng animal bite cases sa Bicol region. Yung bites, tumaas po siya. From 40,000 naging 56,000. Ma'am, alarming po ba? Opo. Alarming po siya. Kasabay ng karaniwang pagsisimula ng tag-init, ngayong buwan ng Marso, ginugunita ang rabies awareness. Mas irritable kasi ang mga hayop kapag maalinsangan ng panahon. Sa datos ng Department of Health noong 2016, mahigit 1 milyong kaso ng kagat ng hayop sa buong bansa ang naitala. Sa bilang na yan, pinakamarami raw ang kagat ng aso. Noong 2017 naman, 300 hanggang 600 Pilipino ang nasasawi kada taon dahil sa rabies. Taong 2000, pangatlong Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming kaso ng rabies sa buong mundo. Karamihan sa mga apektado, nasa edad 5 hanggang 14. Habang nangunguna naman ang aso sa mga pinagmumulan ng rabies na sinunda ng mga pusa. Ang rabies ay maaaring maipasa sa tao sa pamamagitan ng kagat, kalmot at laway ng hayop na may impeksyon. Maaari nitong maapektuhan ang central nervous system ng tao. Payo ng DOH, sakaling makagat ng aso, iwasan ang paglalagay ng bawang, bato at barya sa ibabaw ng sugat pati na rin ang pagsipsip dito. Sa halip, hugasan agad ng sabon at tubig ang sugat. Kung kinakailangan, lagyan ng antiseptic. Agad na kumonsulta sa doktor o pumunta sa pinakamalapit na animal bite center sa inyong lugar para mabakunahan. Mahalagang maobserbahan ang nakagat, pati na rin ang mismong hayop na nakakagat. Hindi raw kasi agad lumalabas ang sintomas ng rabies sa tao. Nito lang Pebrero, isang ginang sa Surigao del Norte ang namatay, 6 buwan matapos siyang makagat ng asong may rabies. Jessica, tutulong nga sa pagpapagamot sa bata ang GMA Kapuso Foundation. Jessica. Sa lima, alam mo, napaka-disturbing na sakit nitong rabies. Lalo na, napaka-preventable. Kailangan lang pabakunahan natin yung ating mga aso. That is correct, Jessica. No? Napakaraming aso, pero gaano karami dun sa mga asong yon yung nabakunahan laban sa rabies. No? Dito sa Quezon City, nakasaad na kailangan ay mapabakunahan itong mga alagang aso. Pero gaano karami yung mga asong gala. At minsan, may ilan ngang mga may-ari na hindi na dinadala sa mga veterinaryo yung kanilang mga alagang aso, Jessica. 'Di ba libre dapat sa mga health center? 'Di ba may mga libreng bakuna ng rabies sa lima? Ang problema siguro baka dapat mag-outreach
yung ating mga health workers, sila na mismo pumunta sa mga komunidad. Kasi minsan, mahirap dalhin yung aso sa veterinaryo pa. Baka dapat outreach na given na may 300, 600 na namamatay sa rabies kada taon. Hindi ba napakadali naman sigurong solusyonan nun? Palaganapin pa ang rabies awareness at dagdagan yung effort para mabakunahan ang mga aso. Jessica, yan yung ginagawa ngayon ng Department of Health ngayon ng Rabies Awareness Month, no? Talagang nagpapalaganap sila ng impormasyon tungkol doon sa sakit na ito. Pero Jessica, isa din sa mga dapat nga gawin siguro ng lokal na pamahalaan, palawakin pa nga yung pagtuturok doon sa mga asong yan. Kung meron nga ding mga bakuna laban dyan. Pero Jessica, alam natin ay libre yung vaccine o bakuna doon sa mga makakagat ng mga asong hinihinala nilang may rabies, Jessica. Pero yung rabies vaccine mismo dun sa aso, hindi ba yun libre sa lima? Jessica, yun yung inaalam pa rin natin, no? Kasi may ibang lugar na libre, meron namang kasing hindi. Depende daw yan minsan sa lokal na pamahalaan. Pero yun nga, may iba't iba din mga grupo, Jessica, naman, yung nagbibigay ng libre ng mga bakunang ito. Pero yun nga, limitado lang din yung kaya ng mga grupong yan. Kaya kailangan din tignan yung isyong ito, Jessica. At saka ang alam ko, may effectivity yung bakunang yan kung ganyan na pag mainit pala yung panahon, no? Ngayon meron na tayong mga 41, no? Dagupan, Tuguegarao, yung mga maiinit na lugar, tumataas din yung rabies ng mga aso. Gaano ba katagal ang effectivity ng anti-rabies vaccine na yan sa mga aso sa lima? Parang dun pa lang kasi baka sabihin nila na bakunahan na po yung aso, pag mainit pa lang panahon, nadadagdagan yung rabies. So, gaano ba kada every X number of years ba dapat nababakunahan ang mga aso? Alam mo, Jessica, wala tayong impormasyon kung gaano, kadalas nga ba talaga, no? Pero may mga vet na nagpapaabot na every year or every 6 months na pinapabakunahan yung mga aso. Pero kailangan pa rin natin kumpirmahin yan, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo sa Lima Refrain.